Kasama na po natin ang presidente po ng grupong Bayan, si Renato Reyes Jr. Huwag kalimutan yung Junior, Bea, lagay mo yung Junior, si Junior siya eh. Okay, Nato, magandang umaga sa iyo. Good morning, Nato. Long time no see. Hello, magandang umaga po sa inyo sa ating mga tagapakinig. Okay, si Alvin ito, Nato. Kasama ko si Doris. Ano po? I understand, yes, today ninyo i-file yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anong oras ba ito i-file, Nato? Naasahan namin mga around 2 o'clock. Okay. Ngayong hapon ay maihahain na yung impeachment complaint. Meron tayong hindi bababa sa 70 complainants. 70? Wow, ang dami naman nun. 70 o 17? 70. Dami! 70 complainants. Oh, dami. Marami dyan. I think more than one-third ay mga kabataan, mga estudyante, mga youth leaders. Meron din siyempre, of course, mga teachers kasi nga involved ang DepEd no, dito sa ating impeachment complaint. Gayun din, mga government employees, mga health workers, iba-ibang mga sectors. Of course, yung mga former representatives ng Makabayan will also be joining the filing. Tapos, ano, of course, si birthday boy Nery Colmenares, yes, ang ating legal counsel. Ano-ano ang mga nakalagay na allegation? Hmm. Ano bang ginawa ni Vice President Sara Duterte that she deserves to be impeached? Well, una po yung grounds for impeachment. Simple lang naman po itong ipinafile natin. Betrayal of public trust. Yun po yung pinakabatayan na gagamitin for the impeachment complaint dahil nga po sinasabi na yung opisina niya, yung kanyang katungkulan, ay ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan. Meron siyang sinumpaan na tungkulin na ipapatupad ang mga batas, itataguyod ang konstitusyon. Pero yun po ang tinalikuran at nalabag ng ikalawang pangulo. At dahil doon, may papakita tayo na tatlong malaking issue na kaugnay nung paglabag sa tiwala, no, yung betrayal of public trust. So yung paano ba ginastos, no, yung confidential funds, paano na-utilize yung more than half a billion, no, we're talking of 612.5 million pesos in confidential funds, paano yung ginastos mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Pangalawa po, paano nilabag yung mismong mga alituntunin ng COA pagdating sa pag-uulat. So diyan na po papasok yung mga questionable na mga resibo, yung mga Mary Grace Piatos at iba pang mga questionableng pamamaraan ng liquidation. At pangatlo, dun sa acts na ating babanggitin, itong refusal, no, yung ayaw humarap sa anumang investigation, no, nitong budget hearings, no, dalawang budget hearings na nag-stonewalling tsaka nag-boycott, tapos itong mga subsequent na mga congressional hearings na hindi dumadalo o di naman kaya ay pinipigilan yung kanyang mga tauhan na dumalo. So, yun po, tingin namin, ay paglabag din sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang mataas na opisyal na publiko na accountable. Isang accountable officer siya, accountable siya to the public, accountable siya sa Congress. So, tatlo po, focus po sa confidential funds. Alright. Pero ang tanong ko lang nga, bakit hindi nyo nalang idiretso sa korte? Kunyari, yung... Ombudsman. Sa ombudsman. Yung mga criminal case yung graft and corruption, hindi ba? Yes. Ba't kailangan pa natin idaan sa impeachment? Yeah. Magkaiba ho kasi ang sinasaklaw ng kasong kriminal at yung impeachment. Ang kasong kriminal po nga, siyempre, may kinalaman doon sa criminal offense at sa pagkakakulong. Ang kasong impeachment naman po ay may kinalaman doon sa pananatili sa pwesto, kung dapat pa bang manatili sa pwesto at kung pwede pang humawak, no, ng pwesto sa susunod na hinaharap. So sa criminal case, sa graft and corruption, syempre ang penalty doon, pwede kang makulong. Dito naman sa impeachment, ang penalty dito, syempre matatanggal ka sa pwesto at maaaring ipagbawal na yung paghawak ng posisyon sa publiko sa hinaharap. So may perpetual disqualification from holding public office. So magkaiba po 'yon, no? Sa totoo lang, kahit naman po mag-file tayo ng criminal cases, so long as the person, the respondent remains as the vice president na meron siyang influence, meron siyang poder, 'di ba? Eh hindi naman ho nalulutas 'yung ating mga problema. So 'yun po 'yon, no? Political, yes, legal also, pero
itong usapin ng impeachment nga, accountability, holding a public official accountable, yung penalty nga, mawawala siya o matatanggal siya doon sa kanyang pwesto. So, paano okay. yan nato? Presidente na mismo nagsabi sa mga kachokaran niya dyan sa Kamara. Wag na yung mga impeachment na yan, sayang sa oras, sayang sa pera, sayang sa resources. Eh, baka hindi uusad. Well, alam niyo po, yung ating kapasyahan na isampa yung impeachment complaint ay hindi naman nakasalalay sa anuman ang opinion ng Pangulo, anuman ang kanyang preference, no? Siya ba ay pabor o hindi pabor, hindi po yan relevant dun sa aming desisyon na isampa to kasi bumatay lang naman po tayo doon sa ano na ang mga facts, ano na yung lumitaw sa mga committee hearings, ano na yung mga lumitaw sa mga COA findings. So yun po, no? Meron kaming tatlong kinatawan na mag-i-endorso ng complaint na to. Siyempre, minority lang po kami dyan sa mababang kapulungan. No? Maasa na lang tayo dun sa appeal na sana yung mga kongresista sa dami ng hearings na dinaluhan nila, umaabot ng alauna ng madaling araw, sana naman po timbangin nila yung mga ebidensya at gamitin yung bumoto ayon sa kanilang konsensya, ayon sa interest ng bayan at sana nga makuha yung 1/3 na boto para po ma-transmit ito sa Senado at magkaroon ng isang patas na pagdinig at paglilitis doon sa impeachment court. Nato yung bang nagmamatter ba yung dami ng mga nagrereklamo para ma-impeach siya? Kasi nung isang araw meron nang nag-file tapos akbayan naman yung partner. Bayan ngayon akbayan. Naman kayo. Akbayan. Ngayon bayan lang ba ito o may bayan muna rin? Makabayan block. Lahat po. Lahat po. Bayan tsaka makabayan po. So will it matter na maraming nagfa-file? Well, nagma-matter siya. It matters in the sense na makikita naman po natin ay ang may kagustuhan, ang may clamor ay nagmumula sa labas ng Kongreso na hindi lang ito, sa totoo lang, hindi lang ito away politiko. Merong stake dito ang taong bayan, may taya tayo dito kasi pera natin yung ginamit. No? And at the end of the day, tayo ang biktima dito kasi nga nawalan tayo ng pera na pwede sanang gamitin sa serbisyo publiko, pwede sanang gamitin sa mga mahihirap nating kababayan, napunta sa kung saan dahil lamang sa tinawag itong mga confidential funds. So it's important makita na marami ang interesado rito, marami ang invested dito sa prosesong ito. Okay, thank you Nato. Maraming salamat. At good luck sa filing ninyo. Mm-hmm. Full force po ang sino pala yung magiging sponsor? Siyempre, ang endorser po natin dito, wala namang ibang aasahan, yung pinakamasugid. Sina Representative Franz Castro, Representative Arlene Rosas ng Gabriela, Raul Manuel, Representative Raul Manuel ng Kabataan Party. So tatlo kaagad, isang bagsak tatlo ang sponsor. Tatlo po. At sana nga po makakuha ng 1/3 na boto ng kabuuang mababang kapulungan para po ito ay makaakyat sa Senado. Tama yan. Thank you, Nats. Maraming salamat. Pakibati mo na lang kami kay Nery na happy birthday. At kamusta thank kay you. Dylan. At kay Dylan, ang binata na. Thank you. Maraming salamat si Renato Reyes Jr., ang president po ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.